Mas magandang pag-usapan nyo din kung paano nyo mapapalago ang pera nyo. Hindi yung puro palabas lang. Dapat may additional na pumapasok din na income. Magtulong kayong dalawa kung paano nyo mapalago ang pera nyo. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 5 tips paano i-handle ang finances as a couple. Ang pera ay walang katapusang usapan o topic. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang financial values. Men and women has different financial goals. Kahit couple pa kayo, may kanya-kanyang way din kayo ng pag-save at pag-spend. Kahit nasabihin nyo na very compatible kayo, lahat ng couples meron pa ring financial challenges. Marami sa couples ayaw na lamang pag-usapan ang patungkol sa finances o umiiwas pag-usapan dahil ayaw nila na pagsimulan ng away at tension. Kumbaga eh, hahayaan na lang hanggang sa pagbabayad ng bills na lang ang usapan. As a couple, na-try nyo na bang pag-usapan kung ano ang magiging financial priorities nyo? Kumusta na ang daily budget nyo compared nung nakaraang buwan? May nagbago ba? Ano ba talaga financial goals nyo? At kung ano magiging short-term and long-term goals nyo bilang isang couple? Ano nga ba ang epekto nito kung maayos nating napag-uusapan ang tungkol sa finances natin? Una is having financial direction. Meron kayong dalawang sense of direction. Pagdating sa finances, alam nyo pareho kung para saan ang mga ginagawa nyong investment at pag-iipon. Hindi kayo malilito kung sakaling nawala kayo sa long-term goal nyo. Makakabalik at makakabalik pa din kayo. Pangalawa ay learning together. Isa ito sa mga perks. Pareho kayong may na-adapt at natututunan sa isa't isa. Dahil may sharing kayo ng financial goals nyo, nakakatulong ito para alamin nyo sa isa't isa kung paano mag-adjust at mag-move forward. Pangatlo, solving financial problem together. Wala nang masasaya, diba, kung feeling mo meron kang kasama sa bawat pagsubok na nararanasan mo. Mapa-financial problem man yan. Pero bilang isang mag-partner, mag-asawa, o mag-boyfriend-girlfriend, paano nga ba maging matagumpay sa pag-handle ng finances? Magbibigay ako ng 5 tips. Unang tip, talk about how both of you behave with money. I will repeat, walang perfect sa pag-handle ng finances. Hindi lahat tayo magaling mag-assess ng sarili nating pananalapi. But by talking about this, nalalaman nyo ang strength at weakness nyong dalawa. Talking about your values and differences may give you new ideas about handling finances para mag-reset kayong dalawa ng bago nyong financial goal. Yung pareho kayong agree at mas maganda kung makakahingi din kayo ng advice sa isang financial educator para makatulong sa tamang pagde-decide. Minsan kasi, gusto nyo lang mag-agree agad sa isa't isa para tapos na ang usapan. Pero sa tulong ng financial educator, mas magiging maganda ang inyong decision making at magkakaroon din ng commitment dahil may mag-check sa inyo kung nagagawa nyo ba talaga ang inyong pinag-uusapan. Pangalawa, focus on each other's strength. Dahil alam nyo na ang strength ninyong dalawa, dapat tinutulungan nyo ang partner nyo on decision making or at least consulting your partner sa gagawin mo. At bilang partner, ibigay mo din ang tiwala mo at suporta kung magbubukas man ng business ang partner mo o usapang investment man yan. Pangatlo, talk about earning money, not just spending it. Mostly, couple just talk about how they would spend money most of the time hanggang expenses lang. Wala na sa investment at savings.
mas magandang pag-usapan nyo din kung paano nyo mapapalago ang pera nyo. Hindi yung puro palabas lang. Dapat may additional na pumapasok din na income. Magtulong kayong dalawa kung paano nyo mapalago ang pera nyo. Sa tulong ng IMG Business, kami mag-asawa ay kumikita online. Maganda kung magkasama nyong ginagawa ang business. Dahil sa IMG, nagkaroon kami ng more time para sa family. Pang-apat, do not lie. Mas maiging i-share mo sa partner mo what you owe and own. Tandaan na wala kang maitatago. Kesa naman pagdating ng araw ay maging big deal pa yan sa kanya dahil sa pagtatago mo. Mas magandang nalalaman na ng partner mo yan habang maaga pa para ma-discuss nyo ng dalawa. Panglima, don't just talk numbers. Pag-usapan nyo din ang dreams nyong dalawa at kung papaano nyo maaabot ito as a couple. Kung dream nyo magkabahay at sasakyan someday, maganda din ang nangangarap kayo para sa isa't isa. Nabibigyan kasi kayo nito ng hope to work hard para sa future nyo. Money matters in every relationship. You can't have a great relationship until you can communicate and agree about money. Para sa ating summary, 5 tips on how to handle finances as a couple. Una, talk about how both of you behave with money. Pangalawa, focus on each other's strengths. Pangatlo, talk about earning money. Pang-apat, do not lie. At pang-lima, don't just talk numbers. Para mas matuto ka pa, join our free 1-hour online financial class. Meron kaming schedule every Tuesdays and Fridays, 8 p.m. Philippine time. To register, just check the link below or go to bit.ly/onlinefinancialclass2020. Kung gusto mo mag-avail ng free online financial checkup with one of our financial educators, just check the link below to register or go to bit.ly/onlinefinancialcheckup. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.